i-share ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman bago kayo mag-upload ng video. So, mga ka-i-bag, so sa video na ito, i-share ko sa inyo ang mga misconception about follow for follow sa Facebook. So, marami sa atin ngayon ang gumagawa ng Facebook page dahil may kita sa Facebook page. So, alam natin yan. And isa ako doon. So, nag-start akong gumawa ng Facebook page ko nung December lang. And naging interesado ako na i-push pa siya nitong January lang. So, ngayon, from zero, meron na akong 7,000 followers. And na-reach ko to dahil sa follow-to-follow din, you know. Pero nalaman ko na itong follow-to-follow na ito pala ay you know, hindi siya may follow-to-follow ay masasabi kong hindi naman masama dahil talagang nakatulong siya para mag-gain ako ng mga followers ko. Pero ang isip kasi nung iba, diba, ang requirement ni Facebook, isa sa mga requirement ni Facebook or isa sa mga criteria na dapat mong ma-meet ay mayroon ka dapat 10,000 followers sa Facebook. So, ang isip nung iba, at yun din ang isip ko nung una, na kapag may 10,000 followers ka na, is mamamonetize ka na. Kaya push na push naman talaga ako magkaroon ng maraming followers sa Facebook. Pero, nung na-reach ko yun, or nung na-reach ko yung minimum, so nagkaroon ako ng 5,000 followers, nag-upload din ako ng ilang videos, pero yung views is ang layo pa. So, ang required ni Facebook ay 60,000 minutes viewed. Meron akong 2,600 and sobrang layo pa, diba? So, kailangan talaga magkaroon tayo ng engagement sa ating mga followers. Kailangan mag-upload tayo ng videos consistently para tumaas yung ating minutes viewed kay Facebook. And kapag na-reach natin yun, mamomonetize tayo ni Facebook. And kailangan lang laging sumunod tayo sa partner monetization policy ni Facebook. Ano? So recently, nagkaroon ako ng policy issue about that. Nag-live ako and nag-post ako ng videos na ang sabi is limited originality of the content daw, or nag-share ako ng post ng iba na hindi ko daw, which is hindi ko naman alam nung una na bawal mag-share ng post ng iba. So natuwa lang ako sa post nitong taon na to, kaya na-share ko, and bawal pala siya. So kung gumawa kayo ng ganyan, i-delete nyo na agad-agad para hindi kayo mapurnada yung inyong monetization kay Facebook. So yun lang muna for today's video, and sana may natutunan kayo. And sa mga baguhan na katulad ko, good luck sa ating lahat, and goodbye. Thanks for watching, and for more videos like this, please subscribe to my channel, visit my videos there, and I'll see you in my next video. Bye mga kaibags!